Amunai and Ahab sent unto all the children of Israel and gathered the prophets together unto Mount Carmel. Sabay-sabay. Elijah came unto all the people and said, How long halt ye before two opinions? If the Lord be God, follow him, but if Baal, then follow him. And the uncle answered him not a word. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. Pray na kayo po ay magpala. Tuloy namin aming pag-aaral. At makuha namin mensahe, Panginoon, sa buhay. Internalize muna, Panginoon. Maintindihan namin na kailangan namin mag-decide. Hindi po kami pwedeng sa gitna, sa fence, Panginoon, lalo sa paglilingkod sa inyo. Karoon kami ng undivided service, Panginoon, towards you, Panginoon. Faithful service. Kami po hindi maging undecided, Panginoon, dahil napakalinaw ng pagkakaiba niyo, Lord, sa ibang tao or opinion or lalo mga Diyos-Diyosan. Lord, I pray. Kayo po ang aming sundin, paglingkuran lamang, at kayo po ay gabayan ng bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Hey, magandang hapon po sa lahat. So patuloy po natin yung aning lesson. Ang title po nito is sa Luke 16 actually. Punta na tayo doon. Sabi sa Luke 16:13. So after po nung parable about yung unjust steward, no? So, sana di natin ma-misinterpret pala yung ano, hindi ko na ano kanina umaga. Pero yung unjust steward na parable, hindi po sinabing magaling yung ginawa ng steward, no? Kaya, yung sa mga tawag actually sa parable na yan, the shrewd. Pero dito, unjust, sabi sa King James, unjust steward. So, hinangaan siya, pero hindi dahil tama yung ginawa niya, pero may tama siyang ginawa, I mean, humanga lang yung ano, master doon, pero hindi ang Diyos yun. Ha? Ang tinutukoy dyan is actually yung dapat nga tayong maintindihan natin kung saan natin lalagay sarili natin. Dahil may mga pagkakataon na mawawala yung minsan yung pinagkatiwala sa atin basically. So dapat ay paghandaan natin yun. Okay, yun ang lesson doon. And then, so hindi totally tama yun. Yung ginawa niya kasi nandaya siya dun sa kwento, di ba? So, pero yung ito dito pumasok yung ating title, no? If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the two riches? So, pinagkukumpara yung pag sinabi mammon nga, nabanggit natin kanina maga, pera yan or wealth na madalas is detrimental daw spiritually. So, walang masama sa pera kung nagamit mo ng maayos at kontrolado mo. At ginagamit mo lang yung pera para tuparin yung kalooban ng Diyos. Yun dapat. Pero pag sobrang daming pera, madami, hindi mo siya marami, pero priority mo yung pera o yung mga derivative ng pera, like ano man yan, kaginhawaan, masyado, sikatan, advantages, marami advantages pag pera ka eh. Magpapautang, hindi na nagtrabaho, mga ganun. So, may pagkakaiba yung mammon, true riches ang gusto natin. Yung mammon, riches din yan, pero hindi yun yung gusto natin makaptan. Okay? Kaya, bandang uli, sabi dyan, if you have not been faithful in that which is another man's, who shall give you that which is your own? So, medyo weird yung pagkapagbinasa mo yan, pero may tinuturo kasi yan, yun nga, dapat maging tapat tayo. Yun ang sinasabi doon. Hindi pwedeng sabihin tapat ka sa bibig lang. Hindi pwedeng ganun. Dapat makita yun sa na-accomplish mo rin, saka nagagawa mo. Kaya dito pumasok yung no servant can have conserved two masters. Lalo itong sa context natin dito, Diyos at sarili mo, pwede mong paglingkuran pareho. Paglingkuran mo lang yung Diyos, and then sabi nga sa Matthew 6:33, sabi doon, But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So ganun dapat, inuunan mo lang yung kalooban ng Diyos, and then, siya na yung magbibigay, alam na naman yung kailangan natin. Okay, hindi yun ang uunahin mo. So kaya pasok yan sa ating tema ngayon. Again, ang title natin, Ye cannot serve
God and Mammon. Nililinaw natin yan. Isa lang, mamili ka. Then subtitle is Faithful Service is Undivided Service. Sabihin, dapat hindi hati ang puso mo, buo, paglilingkod sa Diyos. Hindi yung meron kang the back of your mind. Actually, kaya dito lang ako dahil ano man yung kardinal na dahilan mo, di ba? Either may paibigan ako dito, may kinabang ako dito, may mga kardinal na dahilan, mukha akong sikat, ganyan, mukha akong banal, hindi ganun. Maglingkod ka lang sa Diyos. So, kaninang umaga, dinify natin service, of course, anything na ginagawa natin for another person or purpose, di ba? Pero siyempre dapat sa Diyos. Yung mammon na natin. Okay. So, number one kanina, dinidescribe po natin yung mga anong, paano natin sabi, ano yung characteristics ng divided service, paano natin masasabi. Okay, kasi yun, yun ideal, yun ang gusto natin gawin. Okay. So, example natin, number one, it is commanded by the Lord. So, ibig sabihin, inuto siya ng Diyos, basahin ko na lang yung sa Matthew 14 na lang ano natin. So, inulit lang to, kinote. Sa 1 Samuel 7:3, dito naman sa 4:10, sabi dyan, Jesus said unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only thou shalt serve. Okay? So, ito'y kinote po yan sa ano? 10 Commandments, okay? Exodus 20 or Deuteronomy 5. So, nabanggit din natin, importante na siya lang ang paglingkod lang kasi seloso siya, okay? So, dinify natin kanina umaga yun na hindi yung negative kasi legitimate naman yung pag-iselos niya kasi nga may covenant siya sa kanyang people. So, pag hindi ka tumutupad sa sarili mong side of the bargain or na covenant, maasar talaga yung nasa kabila, di ba? Mali, ang usapan natin, okay, umuupa ka ng ano, ng kwarto. Sige, property ko to, diyan ka matulog, gawin mong lahat, babayad ka ng ganitong halaga, di ba? Yun lang naman yun eh. E pag hindi ka na nagbabayad, tumutulog ka pa rin doon. So, hindi mo na tinutupad yung obligasyon mo. So, pwedeng paalisin ka doon or what? Pero balita ngayon, mahirap nagpaalis eh. Anyway, so it is commanded by the Lord. Number two, nakita natin sa 2 Chronicles 15:15. Yan ay sikat na sikat. Ito po ay kay King Asa. Na. Tama, no? So, yung ginawa nila, nagtapat sila sa Diyos. At even, ginawa nila yung mga mahirap gawin minsan. Matulad ng mga inalis nila dito, by the way, pati yung nanay ni Asap, tinanggal niya eh. Gandang kwento din yun. Nanay mo, tinanggal. Kasi nga, loko-loko eh. So, hindi naman pinatay. Pero, hindi siya karapat-dapat sa posisyon. Tinanggal siya. So, ganun ka, ano, minsan, mahirap gawin yun. Marami kang makakaaway pag nagtapat ka sa Diyos. Pero, ginawa nila. Kasi, sabi dyan, yung paghahanap nila sa Diyos at sumumpa pa sila no sa puso nila, nakita naman nila ang kalooban ng Diyos at nagkaroon sila ng, sabi dyan, rest. So, yun ang maganda. Kaya number two, it brings about peace. Pag sinunod mo, hinanap mo, hindi nakita mo, hindi tinupad mo yung kalooban ng Diyos, tapos wala ka ng alinlangan pa, yun ang ano dyan eh. Yun ang nagpapahirap sa totoo lang sa atin. Yun ang mensahe ngayon actually. Yung mag-church ba ako? May tinanong pa nga kailan, may tinanong, sino yung tinanong ko dito? Ikaw, ikaw ba yun? Mag-baptize ka, mag-isimba, pag-baptize ka na ba? Nag-baptize ka, ligtas ka na, mag-isimba ka ba sa Catholic? Nasa iyo yan, pero iba ganun, medyo alanganin pa eh, kasi nanay ko Catholic, tatay ko Catholic, lolo ko Catholic. Ano naman? Di ba, malinaw na, hindi wala tinatago dito sa inyong ano, yung umpisa pala, kahit ngayon, kahapon, kaila, yung soul winning ko eh. Tatanungin ko sa umpisa, anong church mo? Catholic. Okay. Pero, sasabihin ko yung sinasabi ng mali ng Catholic. Kasi, dapat nga talaga. Pag iglesia ni Manalo yan, babanggitin ko yun. Hindi pwedeng babanggitin. Diba, yung isa doon? Nasa pito yung mga babae. Puro babae pala sila nun.
Yung isa, iglesia ni Manalo. Hindi, huwag kayong matatakot sa malalaking grupo. Amen? Kasi ganito yan eh. Yun naman nakakatakot, pero kala mo nagkakasundo sila. Sa maraming mabagay siguro, pero pagdating sa religion, maniwala ko, hati agad yan. Umahati, kung paano mahati, ang Panginoon na bahala doon. Kasi yun naman sinabi niya eh. So, wala magmamarunong doon na. Pero minsan may mga grupong gano'n pag strong yung leader. Dadalhin yung buong grupo. Pero anyway. So yun, so, anong sasabi ko kanina, bago yung, ayun, yung pag-iglesia ni Malayo yung sisyaran mo, mabanggitin mo, mali yung sinasabi nila na si Kristo ay tao lang. Bahala siya mag-decide. Okay? So, pero dito, si yung kingdom ni Asa, talagang ano, magaling din kasi yung leader, makita nila, sumunod sila. At to the point nga na buong puso sila sumunod sa Diyos. So yun ang maganda. So wag na wag kayong ano, nung, eh, may understandable minsan, mga baguhan, mula ni Christian, ni Cyrus, ano mong anong pinagsasabi dito. Yeah. So nag-observe pa kayo, eh. Walang problema doon, di ba? Maganda nga magtanong eh. So pero, bandang muli, katulad ng isang tao ka lang umaten dito, tapos, or more, nag-iisip ka pa ba kung ano. Basta siguro magbabago yung view niya sa bakla, kumago. Mga siguro pag ano. Hindi na. So yun, so yun nga, nabanggit ko naman sa inyo minsan, kunwari, may naligtas dito. Katulad nung marami namang naliligtas sa ating ministry, no? Pero nasa kanila pa rin kung dito silang church. Dahil tayo, nung inumpisa natin to, talagang sold out tayo sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. So, hindi tayo, hindi natin bebebihin yung mga member para magstay, para lang kahit anong dahilan. Hindi. Sila yung mag-decide. Ito tayo standard, and then, salamat kung ligtas na sila, pero kung gusto pa nilang maglingkod, magpatuloy, dapat buong puso. Hindi yung parang hinahatak mo lagi. So ngayon, kung ganun tayo ngayon, mag-decide ka na mamaya, yung last point, eh, no? So ito yung number two, pag sumunod ka ng buong puso, bibigyan ka ng Diyos ng kapahingahan. Balikan ko para doon sa dalawa eh. So yun nga, pag ano kay, ano example ko kanina? Mag-church ba ako? Hindi. Mag-church ba ako? Hindi. Ha? Si Pedro tsaka si Juan, hindi ko nagkukwento ulit. Basta, wala kang kapayapaan pag hindi ka sold out na tinatawag nila sa English. Na. Sa Tagalog, hindi ko alam. Tiwala, titiwala ka na. Naitindihan ko rin yan, dumaan ako sa ganyan. Kasi Katolik kami lahat eh, ako lang yung ano. So naisip, mga ilang buwan siguro nag-iisip, talaga bang dito na ako? Kasi parang yun ang ano nila, linggo-linggo, regular, sa Katolik, di ka hanapin dun eh, sino ka ba? Dito pag wala ka, hinahanap ka. Tapos syempre follow up, kung kaya pa, kung gusto pang follow up, ngayon mo na, di wag na rin. Pero ganun tayo dito. Tapos yun nga, pati Wednesday na sina-challenge kami nun dati. Pero it comes a time na kailangan mag-decide. Ito ba yung gusto ng Diyos? Diba? Ay, mahihirapan ako. Bibigyan ka ng lakas. Mahirap ang pamasahe. Bibigyan ka rin pamasahe. Magtapat ka lang. Amen? Number three, natapos tayo dito kanina. So, in divided service. So mahirap, mahirap kaso may nauna na sa'yo, may nauna na sa'yo, huwag mo isipin ikaw lang. Hindi ka mag-umpisa from ground up. May nag-umpisa, gagayahin mo lang sila, tanong mo rin sa kanila, paano nila ginawa yun? Isa mga tinanong ko dahil si Pastor Ray kasi sabi ko, may pastor ka na, tapos nagtrabaho ka pa. Kala ko dati ganun kahirap yun, mahirap din talaga, pero posible. Hindi siya imposible parang, di ba? Di ba, ganun eh. Tinanong mo, ba't di ka magtrabaho? Mahirap yun. Hindi ka nagtrabaho, mahirap din. Anong gusto mong hirap? Diba? Ganun lang yan pala. Kaya, yung number 3 natin, leaders should be example and show the way. Yun ang
May mga leaders sa Bible, ang dami na yan. Binasa natin kanina si Joshua and Caleb, 2 against 10. Pero nanaig yung kanilang pagkamatapang, pero bandang uli, actually, hindi nanaig kasi na matakot yung dami. And then, yeah, still, at least sila ay hindi pinatay sa wilderness. So, may reward. And then si Josiah, nabasa natin kanina umaga, anong ginawa niya? Again, matagal na hindi pinaktis po yung, marami silang hindi na-practice na matagal, pero pinaktis sila sa under King Josiah. Then King Asa, ito nga. Then si Moses. Okay, si Joshua. Very famous, yung sinabi ni Joshua, di ba? As for me in my house. Okay, ayaw nyo, basta kami. Kasi ang kaya lang kontrolin talaga ni Joshua tayo, yung pamilya natin una sa lahat. Una, sarili mo. Okay? Naku, lahat kami, Catholic eh. Kami, ganun dati. Kaso mali eh. Nasa edad na ako na nag-decide ako. Ayoko dyan. So, sige lang. Tuloy lang. Nasa na ba ako yan? So, si Joshua, sabi niya, mamili kayo. Okay, yung point natin kanina eh. Ganun actually yung buong ano natin eh. Ikaw mamili, mag-decide ka. Kasi ang pangit nung nasa fence ka. Kasi nasa fence, nasa gitna ka. Hindi pwede yun, lalo sa paglilingkod. Maglilingkod ka ba o hindi? Kasi pag hindi yung ano mo, priority mong Diyos, hindi yung ibang tao, hindi yung ano, sarili mo, kunwari, mas makakabuelo ka. Lahat ng gagawin mo kasi, hinahanap mo na sa Bible. Yun ba dapat? Tama ba yun? Hindi yung tatanong yung puso mo. Di ba? Ganun yung iba eh. Ano mo sabi ng puso mo? Listen to your heart. Hindi ko abot, hindi. Ibig sabihin, ano yung gusto mo? Yung ganon? Ano yung gusto ko? Yung nagagawin ko? Maganda naman yung kaso. Naalala niyo ating chart. Yung sabi, betray ka ng puso mo, di ba? Gusto mo, kaso hindi tama. So, tanungin mo, again, kung maglilingkod ka sa Diyos, lingkod ka ng Diyos, tanungin mo, anong gusto ng Diyos? Kahit minsan, ayaw mag-church, ano ba sabi ng Diyos? Diba? Last week, ang ating topic, di ba? Okay, so next. Ano yun, nasa naman ang bagit ko? So, and then, si Ruth. So, yun yung last natin kanina umaga. Si Ruth ay may pagkakataon na bumalik sa kanila dahil namatay yung asawa niya, pati yung asawa ng kanyang mother-in-law. Yung isa bumalik pero siya na natili kasi ang actually sinabi niya doon, gusto ko yung Diyos mo rin. Yan. Bukod sa pinili niya si Naomi, binili niya yung Diyos ni Naomi. So ganun din tayo, pwede ba yon? Dapat. Pastor, bata pa ako eh. I'm just a kid. Ako ni Jeremiah. I'm but a youth. Pero tinawag na siya ng Diyos. Bandang uling tapang ni Jeremiah. Makita niyo, nag-decide siya eh. Kaya ito yung mag-decide kayo, kailangan kayo mag-decide. Naintindihan niyo ba sinasabi ko o masyadong matalinaga ba? Nasa inyo na yan. Kung talagang hindi niyo paintindihan, di ano, wag. Pero yung katulad yung pagpunta sa church lang, napakasimple niyan. Kaya bisa tinatanong ko rin. Ang tanong ko lang dyan. Hindi ka nag-church, ano yung mas mahalagang ginawa mo? Sige nga. Kasi natanong ko rin sarili ko yan. Nagdaan ako dyan eh. May mga tanong, mga panahon talagang tinamad lang ako eh. Alam niyo ginawa ako sa bahay? Ayoko sabihin, makikinig ni Stephen. Nag-games lang ako. Nirap ko lang yung utak ko sa walang kakwenta-kwentang bagay. Pag-attend ko ulit, iba na yung ano ko, malamig na naman ako. Kaya naisip, siyempre, chinalis ka na, nasaan ka nun? Anong ginawa mo? Naglaba po ako eh. Kamusta naman yung labahin mo? Next week, may ano ulit yan. Nandiyan niyo ba? Uunahin mo ulit yung labada. I-picture niyo yung labada. Gawan niyo ng meme yun. Yung labada o Diyos. Hirap din gumawa ng meme, no? Pero may mga ano dyan. Mga tools. But anyway. Meme generator. Yan. So, asan na ba ako? Ngayon, so may mili kayo. Anyway,
Na tayo sa number 4, mahaba-haba pa to, no? So, Matthew 12. Konting ano lang yung kanina umaga. Sa mga wala kanina. Pakibasa po, ready, go. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Yung hindi ko kasama, kalabang ko. At pag hindi ka kita kasamang nag-gather, nagkakalat ka. Hindi naman nagkakalat, pero hindi kita kasama nag-gather. Ito niyo ba? Ito yung mga nilalagay dito, mga prinsipyo po. Ito, basahin ulit natin yung parallel niya sa Mark. Mark 9. Pag inulit-ulit po sa scripture, ano po yun? Establish po yun. Importante at tama. Ako na lang. For he that is not against us is on our part. Siya na hindi laban sa atin, kakampi natin. So medyo kabalik tayo nung kanina sinabi, di ba? Sa Luke naman, paibasa niyo ulit, ready, go. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth. Okay, so again, huwag niyo apply sa lahat ng bagay ito, ha? Hey, Muslim ka, Kristiyano ako, magkalaban tayo. Mababaw yun dito. Itong ang inaano kasi ni Jesus dito, siya at hindi sa kanya. So, obviously talagang mutually exclusive yan sa English. Ibig sabihin, walang iba. Hindi mo pwedeng, may Jesus ka ako, meron akong Muhammad eh. Totoo ba si Muhammad? Ginagawa lang yung mga religion na yan, para panggulo lang po yan. Isa lang ang tunay na Diyos, isa lang ang Diyos. Okay, marami siyang lingkod, pero isa lang ang anak. Kay Jesus lang. At walang paparoon sa ama, kundi kay Jesus ngayon. Kung hindi ka raw kasama ni Jesus, kalabang ka. Medyo matindi statement po ito kasi ang tawag sa mga statement niya ganyan, exclusivistic. Kasi exclusive. Siya lang o wala. Parang ganun. So ngayon, so sana na tinanggap niyo na ito yan. Ngayon, kung totoo yan, I believe, totoo yan. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, mag-ingat ka. Hindi ka pwedeng sa gitna. Kasi kung hindi ka nga kasama, kalabang ka. Kung hindi ka nag-iipon, nagkakalat ka. Ganun po yan kasi, Pastor, hindi naman ang kakalat. Hindi ako ginagawa ng masama yung iba. Kunwari, ganun ang dahilan. Kunwari, hindi ka umaatin. Pastor, hindi naman ako pumapatay ng tao. Kaso, yung nasa church na gusto winning, ikaw, anong tawag sa'yo? Pag nabalitaan nila na hindi ka masipag, or tumalikod ka sa gawain ng Diyos, anong dating mo doon? Magtatanong iba, bakit? Eh, syempre, di mo na-explain yan. Hindi ka pa. Kaya nag-iisip yun, pwede pala yun. Either pwede yun, or okay lang naman yun. Tapos pati yung mga naglilingkod ng tapat sa Diyos, ay, okay lang pala yun. O di nagkakalat ka. Ibig sabihin sa halip na lalong ma-encourage yung mga taong gawin, gampanan, ang kalooban ng Diyos, napipigilan sila ngayon. So parang nagkakalat. Yun ang ibig sabihin doon. Meron nang sumusunod dito, nakita ka, attitude mo, tapos parang asaya mo pa, backslider ka. Ay, masaya pala yun, tapos pinapakita mo pa. Hindi mo lang pakita na iba, magaling din eh. Mga sensitive pastor, sorry po, mga ganyan. Eh ako naman, paano? Kasi hindi naman, hindi ka naman sa akin naglilingkod. Yung sinasabi ni pastor din lagi eh. Maglingkod ka sa Diyos, ako, maglilingkod sa Diyos, tulungan tayo kung ikaw gusto maglingkod sa Diyos. Pero in a way, yung iba, kahit paano sensitive, na pag alam nila, kahit nagminti silang sila, kahit di napag-tise, yung iba talagang sensitive, ganun. Yung iba, hindi maka-attend, hindi maka-suporta, mag-sorry. Kasi alam nila itong prinsipyo na to. So ngayon ako, nakahihiya rin akong ganun. Pero in a way, ganun talaga yun eh. Natindihan nyo ba yun? Ito, yung kabaliktaran ko na, masaya ka ba? Basta, kamusta ka dyan? Alam ko, okay. Alam mo yung kalooban ng Diyos, alam mo yung gusto ko sa'yo, narinig mo na yun, tapos gaganyan ka pa. Nakatawag, hindi ako naipigon, nakatawa rin ako, at least binabate ako, pero, yun ang naisip ko eh. Sana may natutunan to. Next time, sana, ay ba realize nyo yun? Naintindihan nyo ba siya sabi ko? So, another example, kunwari, soul winning na lang. Actually, madami. Especially sa religion po, no? Sa Christianity.
Ganun ang sistema diyan kasi nga isa lang ang daan sa patungo sa langit, isa lang ang tama religion. Okay, hindi tayo niniwala sa mga pinag-aasabi nila, pare-pareho daw na lahat ng religion. Sa ibang bagay, pero nasa maliit na bagay, pero napakalaki ng pagkakaiba. Iba yung Diyos nung isa, pa, ano, naging pareho yun. Ini-ignore niya lang. Ini-ignore nila para ma-undermine tayo. Diba, ikaw ba mapayag ka ng ganun, maaari? Maaari, may asawa ka. Mahalo ba yung asawa mo? Minsan, wala yung babae dyan eh. Oh, pipigong ka doon unless ano ka na, na 'di ba? Hindi pwede 'yon. Eh, ang Diyos, pwede mo bang ganun 'yan? Eh, may Diyos na ako. Eh, may church naman kami. Nakakapikon 'yon. Eh, dito ko na si DM, na ganun. Na iglesia ni Manalo. Eh, may church naman ako eh. Nagganun din ka. So, hindi ko na patulan 'yon, pero sa loob-loob ko ano natutunan dito. Amen. So, ganun tayo kana dito kasi hindi naman ako yung nag-set eh. Ano? Tingnan mo nga, basahin mo yan. Paano mo iikutin yan? Nasabihin mo na pareho lang tayo. Yung isa naglilikod, yung isa hindi masyado. Pag hindi ka kasama, kalabang ka. Okay, kaya point number 4, no neutrality in service. Wala yung sinasabi yung pastor dito yan. Kasi alam yan eh, ano yan, known fact yan. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, wala nasa gitna, wala neutral doon. Maglilingkod ka o hindi. Nabasa natin kanina kay ano, 'di ba? Kami babalikan kay Elijah. Kay Joshua kanina, maglilingkod ba? Maglilingkod ba kayo o hindi? Parang ganoon yung chinachallenge sila. Kasi hindi na kayo bata, yung time ng Judges, eh si kina Moses pa, kina Abraham pa. But especially kina Moses, pinalaya sila doon. Diyan sila pinalaya doon dahil gusto lang silang gawa ng pabor ng Diyos. Eh. Sabi doon, malinaw yung pagkatapos mong palayain, maglingkod ka sa Diyos. Mag-offer sila sa Diyos. Tapos yung nakalaya na sila, gawin namin yung gusto namin. Ha? Sino yung ligtas dito? Ligtas ka na. Yung iba, hindi. Niligtas ka ngayon, sigurado ka na sa langit. Salamat sa Panginoon, di ba? Anong gagawin mo na ngayon? Bahala na ako, ganun. Doesn't make sense. Okay, so ano ba yan? So basta yung point number 4, walang neutral dyan. Sige, ibabad lang natin utak natin doon. Mayroon pa tayong time eh. Maglilingkod ako sa Diyos saka sa sarili ko. Okay. Kaso, maraming conflict yan. Katulad na nga yan, magpapahinga ka, maglalaba ka, maglalaro ka. Yung may church, o may maglilingkod, may soul winning. Anong gagawin mo? Sino yung masusunod? Kung lingkod ka ng Diyos at naglilingkod ka sa Diyos, ang gagawin mo, nakakita ka ba ng ano dito, yung papasok ko hindi, okay lang sa tabaho. Okay lang yan, gusto mong pumasok ngayon. Lalo kung critical yung ano, yung tabaho mo. So Ben, tatabaho ko ba? Hindi, ganun, tatanungin ka rin dun. Sa iyo namin ang pinapaasa mo kami, kukuha na lang kami ibang tao, di ba? Yung mga bata sa atin siguro, di nyo pa alam yan. Ngayon, alam nyo na. At alam nyo na rin kasi minsan yung mga magulang, yung tito-tita nyo, nagdadahilan. Eh, ba't kaya ako tinanggal ako? Kasi wala eh. Nainggit sa akin eh. Pero, ang tanong ka rin, bakit? Baka nagpapalusot yun. Alam mo naman kasi yung mga tamad, makikita mo din yun. Yun ang dahil. Huwag mo nang gayahin. Men? Amen. Anong kilalaman dito nun? Ang mahirap sa atin kasi, ang rewarding sa huli. Okay, doon meron din dito ang rewarding sa lupa, pero ang ultimate niya sa huli, finals. Millennium, then sa new heaven and new earth. So, kaya iba ngayon, naiinip, hindi na nagtitiwala. Well, ikakaalaman sa bandang huli. So, malinaw po ba yun? There's no neutral in serving. Walang neutral dyan. Sa sakyan, mayroon neutral. Kasi nga. Pero pag naglilingkod ka, walang ganun. E paano basta pag nagpapahinga lang muna? Ngayon nga, nag-backslide ka na nun. Kasi may gusto ng Diyos pag ganyan kayo. Kuminto ka. Kuminto ka sa service. Okay, anyway.
Di tayo sa last. Nasabi ko na kanina pa to eh. Balikan natin si Moses. Basa nyo, ready, go. See, I have set before thee this day, life and good, and death and evil. Pag sinabing set before, ito, okay, ito yung masama, ito yung mabuti, ito yung buhay at mabuti, ito yung masama at kamatayan. Mapili ka na, please, anong gusto mo? So, ganun ang ginagawa sa atin actually ng lingkod ng Diyos at ang Diyos. Amen. Lahat na sinasabi na dito, alam nyo naman, may mili kayo eh. Basic na yung mag-church, mag-soul winning, medyo ano na yan, nasa dulo na yan, pero kailangan din natin gawin. Ano pa, yan, mag-invite, i-represent yung church na maayos, may mili ka eh. Ay, pag nag-soul winning ako, may maliligtas, kaso, hindi ako magle-level up sa ML, di ba? Kaya may mga games ako dito na ano eh. Academic naman to or natututo ka. Pero ano, may mga top ba? Alam niyo yan. Ranking, tsaka may league. So ako nasa Diamond League ako ngayon sa Duolingo. So yung sabihin na masipag ka. At least, hindi ka natanggal. So, anong gagawin mo kung ano, busy talaga? Bahala na yun. Pagpapalit mo yun. Hindi pagpapalit yung importante sa'yo. Amen? Amen. Ano ba nabanggit yun? Anyway, another is yung nabanggit kanina kay Joshua. Sabi niya, as for me and my house, basahin ulit natin. Makita natin intensity dito. Again, sa panahon ni Joshua, mamatay na siya, patanda na siya. Kailangan niya na magpaalam, pero siya'y nagbilin. Okay? So, ang bilin niya, maglingkod kayo sa Diyos. Pero bakit dito pinapipili niya? Kasi nga, alam niya ang karakter ng tao. Hindi yung pwedeng papipili, kasi nga, hindi yung tayo robot. So, makakaisip at magkakaisip, hindi, baka may mas magandang pwedeng gawin sa buhay natin. Well, of course, pero alam mo ba, yun ang tanong, mas alam mo ba sa Diyos yung dapat mong gawin sa buhay mo? Alam ko yan. Sige, dami nang gumawa nun eh. Kung talino ka, tingnan mo yung history nila. Ano yung mga nagawa nila sa buhay, napabuti ba sila doon? Yung mga mayaman, nagpayaman buong buhay nila, napabuti ba? Sinong kilala niyong ganun? In Christian context, ha? Wala. Pag yun ang pinursu niya, puro ganun na lang yun. Bibili ng walang kakwenta-kwentang bagay, tapos titin, ganda ng kotse ko. Nagamit mo ba yan? Kilala ko yun, daming kotse. Tapos siyempre, peperahan lang siya pag may mekaniko ng ano. May konting sira. Alam, di marunong yung mga mekaniko din. Ay, sir, palitan mo na to. Hindi ko nga ginagamit yan eh. Ay, sir, sir, oh, sige, yan. Doon mo punta pera mo. Kaya walang kwenta. Ano, bahay. Ang laki ng bahay. Kilala niyo, kilala rin mga mayan yan eh. Dati niyang principal, punta ako, nagpaayos lang ng computer eh. Pambihiran, laki ng bahay. Papunta ka pa lang eh. Ang dami step. Parang yung manapanood yun sa ano. Lala na siya, mapanood tayo. Ganda, maganda, maganda. Kasi ang taas pa, di ba? Hindi ka maalala kung saan yun eh. Ganda! Kaso madalas wala siya dun. Ang dami niyang business. So, sino na ikinabang sa bahay niya? Mga katulong, tsaka yung anak na spoiled. Oh, spoiled yung anak. Nagpunta ko doon, naglalaway ako, merong nilaro. Pinapayapay sa aking computer. Ayusin mo yung computer. O, sige po. Andahin mo pang ano eh. Libangan dyan eh. Wala, nasasayang lang. Gusto nyo ganun? Sayang yung buhay nyo? Baka nga hindi ka mabuhay ng ganun eh. Ayaw mo kong pag-usapan to, kaya mayayaman ayaw pag-usapan to eh. Nare-realize na ito to. Amen. Sino ba? Ah, si Bill Gates, no? Nakita yung mga project ni Bill Gates. Inumura nga siya ng mga tao, eh. Kasi nagpapanggap siyang kala mo may gustong to pa rin sa mundo na makatulong. Less ang mamatay. Pero banda ko lang sabi niya, actually, mas bababa ang population natin pag ginawa natin to.
Paano nangyari yun? Kasi daw yung mga tao, pag hindi rin mag-aanak pag nagpabakuna. Tingnan nyo, totoo yun. O sino pa? Si Elon Musk ngayon. Ang hilig naman ngayon, politiko. Kasi wala siyang magawa sa pera niya. Naghahamon ng ano, kung sino-sino. Ganun yung mga ano yung mga... Walang kakwenta-kwenta. So kaya sinasabi din dito ni Joshua, o sige, andyan na kayo ngayon sa promised land. Ano pang gagawin nyo? Pinapaalala niya, ito ang sabi ng Diyos, siya naglagay sa inyo dyan. Hindi naman napakagaling nyo, kaya ginawang kayo ng ganyan, pinatakas kayo sa Egypt, tapos nilagay kayo sa magandang lugar, dahil ano, dahil gusto nyo lang? Hindi, siya yung nag-purpose nun. Pinangako niya yung kay Abraham. Kasi si Abraham yung una naniwala sa kanya. So, nilagay sila sa magandang kalagayan, anong gagawin nyo? Mamatay na si Diyos, mamili kayo ngayon. Sinong paglilingkuran nyo? Yung mga Diyos-Diyosan? Na mga ninuno nyo. Isipin ito, sino dito may mga sarado, kandado, iglesia ni Manalong, ano man yan. At sina-challenge yung mga, challenge yung sarili nyo. Amen. Hindi nga mga ipag-usap ng ano yan, mga yan eh. Kaya kami sa masama yung loob, pero naitindihan ko na yan eh. Sabi nga sa inyo, sa dami ng pinag-ministeryo natin dito, hindi mo ginawa ng mali, bandang uli, kung yung masama, sirahan ka sa mga anak nila. Mamili kayo. Nakakuha niya ba yung mensahe? Pasok, kailangan mo imili. Hanggat maaga. Sino? Eh, yung mga dinala kayong magulang dito, mapalad din kayo. Kaya mag-isip din kayo. Sipin nyo. Tanungin nyo. Huwag kayong maging passive. Brother, Tatay James, bakit nandito kami? Wala kami sa CC. Ba't tayo umalis pa doon? Diba? Social na nga doon. Nakikita na. Sino nakikita kong pista nyo doon? Wala. Wala. Wala bang mga gathering na malaki yun doon. Meron din. Hindi lang kayo nakasama. Yung tumanggi sa amin kahapon kasi CCF eh. Ligtas na ako kasi taga CCF ako eh. Medyo intimidating yung ano, babae. May kasama pang aso. Hindi ko na lang ano na. Pero... alam ko na eh. So, ba't ko ba nasabi yun? Yan, so, alam nyo, pag hindi kayo naglingkod ng masyado sa Diyos, may pupuntahan naman kayo eh. Marami dyan, nakapila yan. Ngayon, alam nyo mga Pilipino, Catholic, so maling-mali yan eh. So, pero ngayon, meron pa rin silang paglalagyan eh. Pag medyo hindi ka tapat, ayaw masyado sa Bible, gusto mo lang matawag, pag ayaw mo lang matawag kang hindi Kristiyano, marami kang pwede puntahan. Yung tanong, yung ba ang kalooban ng Diyos? Tanongin mo rin. Pag hindi mo na tinatanong yun, alam mo sa hindi, makapupunta ko sa kung saan-saan. Kalooban kaya ng Diyos to? Yun ang unang tanongin mo, di ba? Sabi sa ano nyo? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Pag hindi mo tinatanong anong kalooban ng Diyos, hindi siya magdadirect ng path mo kung saan-saan ka makapunta. At may mga prinsipyo sa Bible na talaga sasadyay na Diyos, makapunta ka sa kung saan-saan. Kasi kalokohan mo. Andaan nyo yan. Eh basta Kristiyano naman ako, Baptist naman ako, kaso ayoko sa masyadong ano yung preaching mo eh. Masyadong ano? Describe, masyadong ano? Masyadong masakit. Masyadong diretso. Gusto mo paikot-ikot pa? Subukan mo magsumakay sa ano, paikot-ikot, sa UP ikot. Okay. Di, okay lang kasi ganun lang naman talaga yan. Tanggal. Matalino ka. Gusto mong diretso na, di ba? So, ano pa? Elijah. Punta tayo Elijah. Ito na yung nabanggit ko kanina. Ganun din. Ay, ito pala yung binasa natin, di ba? Masabi doon, ang kwento naman dito, ito medyo ang dami ng compromise na kasi panahon na to ni Ahab, di ba? So, dahil sa leader na loko-loko, yung mga tao susunod dyan eh. Intindihan nyo ba yun?
dito sa ating sa Pilipinas, kunwari, wala nang lumalaban sa mga false teacher, sa mga politikong politiko. Wala nang lumalaban lahat. Ano sabihin niya? Sige, sinong uso? Sige. Maluloko yung mga tao mabilis. Okay? So, ito, dami ng yung tinanong niya dito, how long hold ye between two opinions? Dalawa lang yung pagpipilihan mo, Diyos o demonyo. Yun ang sinasabi ni Elijah dito. Eh. Basta, ba't hindi ka pang Diyos o demonyo? Anong pipiliin mo? Mahirap ba yun? Hindi naman, di ba? Pero actually, pag naloko ka na nga, ganun yan. Simpleng tanong, di mo masagot. Ayaw mo kasing sagutin. Alam mo na implication kasi ng sagot mo. Lalo yung matatagal ng Kristiyano, ganyan, na hindi lumagulago. So dito, kaya sabi dito, ano sabi dito? And the people answered him not a word. Parang ganyan, kahit mga pasto minsan eh. Pag controversial topic, yeah, pastor, wala nang sasagad sa iyo sa ano eh. Baptist pastor, wala nang ano eh. Pero ba tayong ma-offend na ano? Ang Diyos na. So nakaka-offend ka pag hindi ka lumalaban. Kaya ganun si Elijah dito, pikon na pikon siya eh. Later sasabihin, sinabi rin pala sa kanya ng Diyos before dito, di ba? Akala niya siya na lang talaga yung ano pa. Hindi, marami pa dyan, takot lang. Yung mga Kristiyano isang ganun eh. Eh, ba't nga kayo takot? Mag-decide kayo. Ano bang kawain ng Diyos? For example. Eh, minsan sa social media, nagtatanggol pa dun sa, ano, mga atheists pa eh. Yung again sa mga bakla. Kasi alam na yung kalokohan yan eh. Yung mga Kristiyano, sabihin, ay, ayoko, baka sabihin ng classmate ko, sabihin ng office mate ko, sabihin ng ano ko, ganyan ako. Ano ba talaga? Ano ka? Mag-decide ka, maglilingkod ka ba sa Diyos? Hindi. Eh, kailangan ba yun? Kapalagay mo. Palagay mo ang binobombard na tayo ng misinformation nang galing sa kung kanino mang demonyo yan. Alam naman nilang mali yung kaso ng demonyo, nagisinungaling. Ganyan ang mundo natin ngayon. Hindi nyo ba nakakikita? Kahit kasinungaling yan, palalagay nila dyan. Kung ano, kwento lang. Medyo hindi na nasasabihin direkta yun eh. Kaya tanggapin nyo yung mga bakla. Hindi nasasabihin ganun. Kasi alam nilang mali yung gagawin nila. Pakita nila isang artista. Kaya siya bakla yung anak. Nasasabihin, I pray for my ano. I accept him. Yun ang sinasabi sa inyo nun. Tanggapin nyo rin kagaya niya. O ngayon, kung maraming ganung kasinungalingan sa nag-solve social media rin naman kayo, anong mas magandang gawin nyo? Hindi nga, neutral ako, pastor. Kahit nakikita mo yung kasinungalingan, neutral ka lang. Sa mga mahal mo sa buhay, pupunta sa impyerno, neutral lang ako, pastor. Baka sila yung mapunta sa impyerno, baka hindi, sana hindi. Ganon. Again, alam ko hindi madali minsan, pero kaya nga china-challenge tayo. Neutral ka ba sa demonyo tsaka sa Diyos? Hindi naman, pastor, sir. If the Lord be God, follow Him. Eh, pastor, di ba alam na natin Diyos ang Diyos? Kaya nga, tinatanong kayo. Eh, Diyos ba ang Diyos? Ano sinabi ng Diyos? Ito sinabi ng Diyos. Ano gagawin mo? Obviously, walang magkasabi nga kung sa demonyo mag-link. Eh, sinabi ni Jito eh. Ang tao po dyan, pinag-decide niya tayo. Kung Diyos si demonyo, sumunod ka sa kanya. Eh, syempre, di ko sunod doon. Eh, kaya nga, ba't di ka sumusunod sa Diyos? Amen. Kaya hindi nakasagot tong mga to. Kaya minsan, ganyan din yan. Actually, pag may issue ngayon, kunwari, kahit anong issue, anong isipin yung issue? Sa bakuna man niya, sa bakla. Alam niyo yung mga hindi secure sa kanilang posisyon? Kahit mga Baptist na pinag-usapan, bibitaw na yan, huwag na pag-usapan yan. Calvinist yan, huwag natin pag-usapan yan. Eh ako pag ganun, pag inakailang beses sa sinabi, huwag natin pag-usapan. Talaga, sa pag-usapan, talo ka dyan. Ituturo ko to sa mga iba na walang hindi takot katulad mo. Amen. Wala eh. Binitaw mo yung bola eh.
Galit ka ba, Pastor? Sabi ni Christian. Nakikinig pa ba kayo? Hindi ako galit, ha? May pre, ganun ang preaching. Kasi, natalig ako dati. Nag-i-preach, parang bakla. Kaya, hindi rin ako nakikinig. Eh, ngayon. Okay. So, last. Mga ano lang naman yun. Mga propeta lang. Si Jesus kaya, anong sinabi? Hingin natin. Okay. By the way, ang sub-point pala natin dito, ano yung napansin nyo? Si Moses, sabi niya, evil, good. And mamili kayo, sabi ni Joshua, mamili kayo. Sabi ni Elijah, mamili kayo. Sabi ni, hindi si Jesus, pero yung si Pilate, sino piliin nyo? Si Barabbas o si Jesus? Eh, syempre si Jesus. Pero intindihin nyo, nung time na yon, si Jesus hindi popular. At pati yung mga ini-incite po si yung mga tao na mga Pharisee, mga Sadducees, mga leader ng mga Hudyo. Nung time na yon, sinasabi ng mga Hudyo doon, si Barabbas na lang, si Barabbas, ayaw na naging Jesus. Siyempre, ibang tao na walang alam, sandali, sinakulo to, ito, napapagaling to, ha. Preacher to, ito, magnanakaw. Sinong pipili? Amen, sumisigaw-sigaw. Parang mga politiko ngayon, sinisiraan yung tamang paraan, tamang Diyos. Kunwari, yung Islam ngayon, mga ano rin, ha? Islam ngayon, sa Facebook, nagbabayad yun. Mga Kristiyano, walang pera. Hindi. Pero kasi dati kailangan mag-ganun, eh. Yung mga Muslim, may mga ano rin, eh. So, sinong pipiliin mo? Namili ka, si Jesus o si Barabbas? Ang papalayain. Madaling choice sa atin ngayon, pero ano maganda, sinong magnanakaw na ano? Pareho kasi mga politiko, eh. Ito na lang, ano natin, yan, sa school nyo. Sinong pipiliin mo? Yung teacher mo si pastor, gano'n. Pastor, wala namang ano yun. Wala namang grades dyan, eh. Meron. Ibang alam, no? Magpa-pride month kami sa school. Sinong pipiliin ko? Si pastor o teacher? Si teacher, gagradean ako nun. Nasa sa'yo yan. Siyempre, hindi ko piliin yun. Darating sa'yo yan. Maghintay ka. Kaya ngayon pala matuto ka ng mag-decide. Babasahin ko kaya yung Bible ko o hindi? O mag-games ako, magbabasa ang Bible. Tanong nga yung mamaya, yung sagutin ngayon. Makikinig kaya ako sa preaching, matutulog ako. Ano kaya? Dadaldal ako, makikinig. Mag-iisip ba ako? Babaliwalay ko narinig ko. Nakita niya kahit saan yan. Kaya sabi dito, tingnan natin sa Mark 10 naman. Ito po yung mga verses na nakikita natin na hindi ka pwedeng hindi mamimili. Sabi nga nila, if you decide not to decide, you have decided. Pag pinapapili ka, hindi ka namili, namili ka na rin. Pinili mo hindi mamili, at pag hindi ka namili, may hindi ka pinili. E pag hindi mo pinili yung tama mo piliin, you will lose. Lose out. Sabi dyan, in this house, his disciple asked him again, ayan, saan naman ba ito? Mark 10:21, sorry. Sabi dito, Jesus beholding him, loved him. Ito po yung mayaman, or rich young ruler. Alam nyo? Mayaman yung isang ruler. Alam niya si Kristo, si Jesus yung Messiah. So lumapit siya, nagtanong siya. Sinagot naman siya. Anong gagawin mo ba yung sinabi niya? Yan ang tanong. Parang tayo ngayon dito, iba dito sigurado, iniisip nyo, ay matututo ako ng Bible, pero gagawin mo ba pag talaga na naintindihan mo na? Tanong para sa iyo yun. Itong rich young ruler, sabi dyan, then Jesus beholding him, love him. Kasi sabi niya, ginagawa niya lahat yun. So in a way, parang nakakatuwa. Amen? Amen. Nakakita ko dito kami, may umatin dito, paano maliligtas pa ito? Sobrang bait kong bata. Talaga ba? Parang kahapon naman, di ba? Kahapon din. Medyo matanda na, sabi pa naman sa amin. Walang nakakatiyak.
Eh, katulad ko, di ba? Binanggit pa sa amin, hindi na nahiya. But anyway, alam mo, tumutulong ako, nagtatanim ako ng puno, nagmiti. Tumutulong ako sa ganyan, ganyan. So, in a way, nakakatuwa. Kaya lalo kong gustong, siyara, ang problema, ayaw. Bakit? Self-righteous. Ito naman, ganun din. So, natuwa si Jesus, okay. Sabi, alam ni Jesus, and one thing thou the lackest, go thy way and sell whatsoever thou ha. Eh, mahirap naman, pastor, yun eh. Pero kung yun ang kaliligtas mo, obviously, tinuturoan lang pa siya doon, hindi nakakaligtas niya, tinuturoan siya ng lesson. Kasi alam ni Jesus, ano to, idolater to sa pera. Karamihan kasi ng mayaman, di lahat ha. Pero karamihan niyan, karamihan niyan. Sabi nga sa'yo, ano natin, hindi lang ako nagsabi niyan, lahat ng mga soul winning churches, sasabihin mo, yung mga rich neighborhood, pambira yan, maswerte ka na dyan, may mga pagbubuksan ka. Nakikita ka pala, anong hawak ng Bible, patay tayo. Wala ako dito! Sinungaling. Oh, paano maliligtas siya? Sige nga. Eh sabi niya dito, so sinubok niya. Oh, sige, mayaman ka pala. Eh matuwid ka naman, gusto mo, sabi dito kasi oh. Ang tanong niya dyan is, yan o, talagang kaligtasan eh. Paano ko maliligtas? Gusto ko ng eternal life. Well, gusto mo ng totoo ni Jesus. O sige, benta mo yan. At sumunod ka sa akin. Sumunod ba siya? Matalino ba siya? Hindi. So nakita natin, si talino siya naglilingkod. Hindi kay Jesus. Kasi directly hindi niya sinasabi sa lahat sa atin ha. Example yan, particular sa kanya kasi nga mayaman at self-righteous. Okay, so John 6:67. Ito, napaganda rin ito. Basta John 6, mabulitong chapter ito eh. Ay, ito yung sinayat ko sa inyo, sa Halahala Group. Kasi nag-left si JR. Nag-left si... Sino ba yung mga yun? Nag-umalali. Ano? Alis na rin ba kayo? Ay, umalis dito siya. Sino mang umalis dito? Huwag natin banggit eh. Pero kung ano may umalis dito ang kaibigan niya, anong gagawin mo? Nakita niyo yan, magkailangan mag-decide. Umalis yung kaibigan mo. Hindi mo alam yung dahilan. Sabi dati may gano'n, inatanong ko, wala nang masabi. Kasi gusto ko rin malaman eh. Ba't kayo umalis? Dati friends kayo dito, nasa church kayo, active pa kayo. Isa doon, mga awit pa, talagang panay awit. Ang ganda naman. Ngayon, naalis lang, biglang mawawala, ay go ghost. Walang dahilan. Tinatanong mo, ayaw sabihin. Oh, paano yun? Ano gagawin pag gano'n? Kailangan mo mag-decide. Kasi I'm sure lahat tayo mayroong ganong attitude na lalo pag hindi ka pa nga sold out, no? Pag nakikita ko yung mga picture natin dati, ang dami ito, nasa na kaya ito? Anong nangyari na lumayo ito sa gawain ng Diyos? Ano kaya? Hindi ko na alam. Hindi na naman sasabihin. Kaya ang ganda na sabi ng Panginoon eh. Oh, mali sila. Alis na rin ba kayo? Ay sabihin nun, nag-decide ka! Hindi ka, ayaw ng Diyos no, double-minded, ay, punta tayo doon. Pastor, bata pa ako, mag-decide ka nga. Eh, pastor, ito yung sabi ng magulang ko. Sabi mo naman sa magulang ko. Tama rin yan. Pero, yung mga natutunan niyo po dito, yung mga kalimutan niya, unless nag-untog kayo, nag-amnesia. So, i-decide niyo yung tama ngayon. Kunwari, kunwari, sino bang ano dito? Kaya wala, si Christian na lang. Kasi di ba natin na-meet yung magulang mo, di ba? Hindi pa namin na-meet yung magulang niya. Hindi pa, di ba? Kunwari lang. Dati meron dito eh. Tumantuwa kami, oh, mga bata. Ang aga lagi sa church. Isang araw na lang, biglang ayaw na. Ano nangyari? Siyempre, di mo malalaman. Oh, so kaya ngayon, ang gawin nyo, mag-decide kayo. Sa kanino ba ako maglilingkod? Sa sarili ko? O sa Diyos? Kung sa Diyos ako maglilingkod, susundin ko yung sinasabi niya. Aalamin ko unang sinasabi niya. Dahil lahat yan totoo.
Saan ko matututunan yan? Online. Ganun. Hindi ka na mag-church kasi online meron din eh. Kaya hindi ka tulad dito. Pag nasa church ka, meron kang mga church member dito, basta mo, sinusubaybayan ka, yun sabi sa Bible. They look after your soul. Tapos, ayaw ka. Masaya yan, pero tanong, tama ba? Masasabi mo, maayos ka sa Diyos? Kung di ka naglilingkod sa Diyos? Hello? Then last, closing na natin. Mayroong attitude po ang mga tao. Parang kanina kay Elijah. Kaya hinahamon tayo kanina pa. Mag-decide kayo kasi may mga tao na tinatawag na double-minded. Ito tayo sa 2 Kings. Kanina, 1 Kings, and 2 Kings. Dami natin ano, no? Ito po yung karamihan sa kanila. Ito yung description ng Bible sa kanila. Medyo malilito kayo dito. Binasa nyo, no? Ay, basa nyo. Sige, ready, go. Ano sabihin, they fear the Lord? Itakot sila, di ba? Positive yun. Sabihin, itakot ka sa Diyos. Pero sabi dyan, they serve their own gods. So, sinong pinaglilingkuran nila? Ang Diyos ba, ang Diyos-Diyosan? Pareho. Pwede pala yun. Pero galit ang Diyos dun. Okay? Double-minded. Ang isabihin dun. Sumasamba ako sa tunay na Diyos tsaka sa Diyos-Diyosan. Sumasamba ako sa magliligo ng Diyos tsaka sarili ko. Siyempre, hindi mo kay Satanas eh, pero kaya nga ini-expose natin yung mga yung gawain ni Satanas yung madalas yung karamihan dyan eh. Sa Facebook, karamihan dyan. So, gamitin natin kung magagamit mo ng maayos, di sige. Mag-ingat ka lang. Amen? Amen. Gising pa ba kayo? Amen. Tignan natin sa Zephaniah. Hindi na pupunta ang madala Zephaniah, no? Ay, maganda to. Ganun din. Yung time ni Zephaniah, na-conquer na po sila dyan. Okay, patapos na yan. Pabalik na sila. Okay? Okay, basa niyo po. Ready, go. Dalawa. Ano? Sino yun? Yung mga hindi nyo na ano dyan, si Balam lang ang ano dyan. Balaam, Baal. Sorry, Baal. Baal, demonyo po yun. Yung pangalan dyan, mga Diyos-Diyosan. Pero, iba daw, sumusumpa, sumasamba sa Diyos. Nakita nyo yun? So, double-minded itong mga to. At marami po dyan, yung iba, yung mga ano, hindi, ang hirap maligtas dyan. Lalo yung mga Hindu daw. Yung pag-Hindu kasi, puro ganun na, marami silang Diyos, milyon ang Diyos nila. Ipipreach mo ngayon si Jesus sa kanila. Okay yan ah, sige. Naniniwala ako dyan. Pag hindi mo nilinaw na si Jesus lang yung Diyos, kahit tumanggap yun, wala yun, niloloko ka lang nun. Nakita niyo ba yun? Kaya di tayo dapat ganun. Meron pa tayong tatlo. 1 Corinthians. Ako na lang. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of devils. Eh, basta kung sumay. Again, spiritual to eh. Paglilingkod to, pinag-uusapan. Ibig sabihin, hindi dapat ganyan. You cannot be partakers of the Lord's table and a table of devils. Kasi galit ang Diyos sa demonyo. Ano, pinagsasama mo sila? So again, alam natin na may mga ganyan gumagawa. Kaso ang tinuturo ko dyan dito, hindi mo magawa yun ng maayos, ng productive, mapahama ka dyan, pati ibang tao, gagaya pa sa'yo. So, kaya ito yung pangpinali natin, dalawa kay James.
Ulit-ulit to. Pakibasa. Ready? Go. All his ways. Okay? Lalo, usapang spiritual kasi, sakop nitong lahat ng buhay mo. Alam nyo ba yun? Hindi pwedeng okay lang akong ano, banu ako sa Bible, pero sa ano, sa trabaho, gagalingan ko. Problema mo, may mga papasok yan sa trabaho yung issue rin na pinag-aaral natin dito sa Bible. Okay, paano yan? Nakuha nyo ba yun? Iniiwasan mo, binabaliwala mo, kakailanganin mo rin pala. At kaya yun, oh, business mo, napakayaman yan. Alam yun, hindi ko lang natanong, ano mang Bible nyo? Eh? Nakalimutan ako sa CCF eh. Hindi ko lang gusto mang away. Gusto ko lang matuto rin at siya. Kasi sa tingin pa lang, walang pakialam eh. Bandang huli, sabi pa sa amin, oh, good luck sa ginagawa nyo. Mabuti ko natutuwa talaga. Obviously, nang-aasar yun. Na-realize ko na pag-alis natin eh. Kasi sila, di nila kailangan kayo, invite-invite lang sila, mayayaman yung mga yun. Good luck sa ginagawa nyo. Ito, ganito problema. Magaling ka sa business. Hindi mo alam yung prinsipyo ng salita ng Diyos, anong gagawin mo? Yung gumagana lang sa'yo at the moment, pag kailangan mo naman loko dyan, hindi mo naman alam yung Bible, gagawin mo yun. Kasi, hindi mo alam. Hindi mo natang masyadong totoo yung Bible. Kasi pati mga kaibigan, kasosyo mo, amigo mo, pare-pareho naman kayo, walang magsisita sa'yo. At di ka sisitay ni Peter Tanchi. Kahit gaya lang yun, ginagaya lang niya yung mga tama, hindi niya i-emphasize yun. Dahil ganun din siya eh. Ay, basta paano nalaman? Ganun yun, makikita mo yun. You shall know them by their fruits, sabi sa Matthew 7, di ba? Kaso nang galing ba yan sa isip? Tinatanong sa kanya, importante pa ba yun? Parang ganun yung gusto niya sabihin eh. Kaso pakialam. Kasi unstable. Kasi double-minded. Ang gusto lang, huwag mong masabing walang religion. Di ba? Tsaka sabi ka, dito lang naman ako kasi wala akong church dito, nasa probinsya. Intimidate lang akong konti eh, kasi masyado. Wala kayong reject na rin. Eh. Sige po, mas iba na lang. Gusto mo ba unstable in all these weeks ka? Parang inaral natin last time, so tumagal tayo na konti, mayroon pang isa. Ganito yan, sa buong buhay mo, magde-decide kayo, tama ba? Pangasawa mo, ito ba, ito, ito, hindi. Sa trabaho, ito ba, ito, hindi. Sa lugar, kung saan titira, ito ba, ito, ito, hindi. Sa magkaibigan, ito ba nga, piling ko kaibigan, o papayon ako. Ano bang church siya, lalo yung church? Eh, paano unstable ka nga? Hindi ba unstable? Parang... Iisip ako ng ano eh. Example eh. Lately kasi yung si Daddy nag-ano nung, alin, ginagamit ko yung ano dyan, yung tester. Paano yung tester mo, mali yung tinuturo sa'yo? Anong gagawin mo? Sira ba to? Ayos ba to? Hindi. Di ba? O kaya compass. Saan kaya ako pupunta? Sabi ng compass, punta ako doon. Mali pala yung compass mo. Eh, inaasahan mo yun kung saan ka pupunta. Amen? Eh, modern na ngayon. Ano na, Google Maps na. Sabi ni Google Maps ako si Waze, doon daw ako pumunta, hindi pala. Nakita niyo, kung mali nagtuturo sa'yo, paano ka tatama? Ha? Hindi mo alam. Maligaw ka na ng gusto doon. Kaya sa buhay, sino ngayon yung mag-aaral sa atin? Eh sa atin, lahat ng paraan unstable ka. Ipili mo ang Diyos, minsan hindi, minsan ano. Minsan kalooban ng Diyos, minsan hindi, minsan... Saan kayo pupunta doon? Wala. Wala kang pupunta doon. At sinasabi dito, yung pag double-minded ka, ganun ka, hindi ka stable. Kasi nga, hindi ka makapili. And last, ganun din. James pa rin, 4:8, sabi dyan. Ganun din. May basa nyo. Ready? Go! Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts. Nakukuha niya yung ano dito ni James, yung gusto niya sabihin.
Magaling ito eh. So, lumapit kayo sa Diyos, lalapit din siya sa iyo. Eh sabi niya, cleanse your hands. Kasi pag may ginagawa kang kasalanan, lalo na pag talagang matindi, or talagang, alam mo na kahit sinungaling ka, kung nari gano'n, paano malalaman yung totoo? Tinga, sino may kaibigan mo? Sinong magiging companion mo? Sino yung kakampi mo? Sinungaling ka rin? Mga sinungaling din. So, good luck sa'yo. And purify your hearts, you double-minded. So itong double-minded, obviously, hindi lang ito sa utak. Na parang nag-toss ko yun sa utak mo. Ano? Sino ba yung, ano? Basta meron ganun sa character. Basta yun yun. Si Two-Face. Yan. Ano kaya may piliin ko? Toss coin. Hindi lang actually ito. Spiritual na naman ito. At sa sinasabi niya dito, kaya sila double-minded kasi hindi sila pure in heart. Naintindihan niyo ba yun? Tanungin mo yan, bakit ito pinili ito? Secret? O kaya may sabihin niya, may dahilan siya sasabihin, pero hindi pala totoo yun. Bakit wala ka sa church? Eh, kasi po, ano eh, baha po eh. Wala naman, hindi na umulan na. Ay, hindi, nung last, ano pala yun. Ang dami na kasi nung alin, nalilito na. Bakit wala ka sa church? Lagi natin ginagamit siya kasi basic yan, pero ang dami pa niyan sa pag-asawa. Bakit mo siya pinili? Siguro, mitsura niya parang matanda na, ngayon, matanda, 4M. Ano yung 4M? Ano yan? Matandang mayaman, madaling mamatay. Ba't siya pinangasawa mo? Mahal ko po siya. Ang pogi niya, kahit hindi. Ay, yung tinatanong mo, yung nagtatanong sa'yo, alam na, kasi nga, ano kayo eh. Ano ganyan kayo, gold digger kayo. Oh. So, ngayon, kahit sabi, asaya ko sa buhay ko, at walang maniniwala sa'yo. Amen? Amen. May spangit. Ngayon, ano ha? Mahal ko talaga mo. Lukalukan kayo dyan. Ay, sarado nga yung thing. So, balik tayo ngayon sa paglilingkod sa Diyos. So, obviously, yung last point natin, you have to decide and choose the Lord over everything else. Okay, yung sub-point dyan, realize that a decision has to be made. Kailangan mo mag-decide. Yun ang sinasabi natin kanina sa mga verse na yun. Kailangan mo mag-decide. Ang Diyos mismo nagbigay sa iyo ng decision, ng pagpipilian. Sino mag-decide? Ang Diyos. Ano ka, Calvinist? Hindi, ikaw mag-decide. Oh, yan, life, death, good, bad, God or evil. Godly or... Ikaw mamili. Na huwag ka rin double-minded. Eh, basta misang gusto ko dito, misang... Mauuwi ka sa wala. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, ano? By the way, alam nyo ba, pag hindi ka nakapag-decide, minsan na madalas, naiiwanan ka sa biyahe. Sabi nila, di ba, kanari, naimili ka ng mga pangasawa, masyado kang choosy. Ito, si number one, candidate number one, pogi, kaso, walang pera. Ito naman, mga pera, kaso pangit. Ito naman is mahal na mahal ako, kaso may asawa na. Sino ang piliin ko kaya? Hindi mo makapili. Lahat yun mali eh. Hindi pala. Anyway, hindi ko nasabi lahat. Pero, may iwan ka sa biyahe. Di ba? Trabaho, ganun din. Itong mga to, namimili na Iceland. Ano kaya ang school? Anong ano? Sinasabi sa inyo. Kung di mo inaalam to, kalooban ng Diyos, yes, marami kang pagpipiliin dyan. Mabaliw-baliw ka dyan. Baliw ka na talaga. So, double-minded kayo. Mamili ka na lang. Di naman gano'ng importante. Sobrang importante na mauguha mong mundo eh. So, nagkamali ka ng course. Mabaho lang yan. Bandang huli. Dapat kasi naglilingkod ka. Yun ang pinipicture mo. Paano ako makapaglingkod sa Diyos na maayos, the best? Bakit ito yung dapat kong piliin asawa? Kasi ito yung maglalapit sa akin sa Diyos. Hindi itong isa. Bakit ganitong business? Bakit ganong trabaho? Kung yung compass mo steady, hindi ka double-minded, alam mo, maglingkod ka sa Diyos, yun ang purpose mo sa buhay na to. Ligtas ka naman, ano bang gusto mo? So, hindi mahirap ang buhay. Okay? So, nag-decide na ba kayo? Madali lang sabihin kasi hindi ko na tatanungin kayo. Ano tayong mga bata niya? Pero hindi, sa utak niyo rin, sabihin niyo na rin. I-purpose yun na sa Diyos ako maglilingkod.
At di mangyayari yun pag wala ka sa church or konti-konti ka lang sa church, di ka nagbabasa, di mo inintindi, di mo siniseryoso ng bagay patungkol sa Diyos. Para mo sinabing hindi ka maglilingkod sa Diyos, sinasabi ko na sa inyo. So, totoo naman, may pagkakataon pa kayo kung sa kung anong years kayo pwede mag-decide, tama naman yung kaso mamatay ka man or may magawa kang damage sa sarili mo or sa ibang tao. Ano mangyayari? Kung na, si Ate Tricia, mari lang. Mari lang ha, may kapatid kang tatlo, apat. Eh, nag-decide si Tricia, backslide na ako. Parang mga bata pa naman ako, mag-ano na ako. At nakikin na ito, after 10 years ago, pwede mong decide ulit. Ha, galing, di ba? Oh, inunahan ko na kayo. Kala nyo, kayo na nakakaisip nun. Alam ko na agad yun. O ngayon, kala mo walang consequence yung may kapatid ka. Mag-iisip din ng gano'n. Na-discourage si pastor, na-discourage si iba. Maring di kami tolo, ulo yan na-discourage. Pero still, discouragement, ano yan, kalaban natin yan. Oh. So, mag-decide na kayo. Amen? Anong di-decide nyo? Dalawa lang dito pinagaya, God or Mammon. Diyos, sandali sabihin nun. Gawin mo ha, makita mo. Piliin mo lagi, araw-araw, gising mo, Diyos ang piliin mo. Pray, read your Bible, pray, gawin mo yung tama, mag-decide ka ng tama, huwag kang sinungaling. Isa pa yan sa mga ano, napakasimple po. Pag kailangan mo magsinungaling, may ano pa yun, may kasunod pa yun. Una, ba't ka nagsinungaling? Kung pinaprotektahan ka, ano yung pinaprotektahan mo? Mali yun. So, kung kailangan magsinungaling, mali yung pinaperson mo. O yun pa lang, ano mo na, huwag ka magsinungaling. Pag kailangan magsinungaling, huwag ka magsinungaling. Sabihin mo yung totoo. Dadaling ka nun sa mas maayos ayos na lugar. And then, ayun. Pag lumalim ka na dito, hindi ka na double-minded. Ibig sabihin, wala, decided ka na eh. Pag di ko na isipin ulit yan. Alam ko, pag kailangan magsinungaling, mali yun, di ko gagawin yun. Pag mag-church, hindi naman lumilindol, hindi naman bumabahalag pastao, punta ako sa church. Diba? May kailangan ng tulong, o karapat-dapat naman, may pantulong naman ako, kaya kong tulungan, tulungan ko, mag-iisip ka pa. Diba, may controversial yan, mayroon tayong preaching dyan, ano pa? Nakikinig ba ako? Hindi. Sino kakaibiganin ko? Decide na kayo. Ang Diyos ang piliin natin. Amen? Dahil maglilingkod tayo sa Diyos. Maglilingkod sa Diyos, piliin ang Diyos. Lagi po yan. Every second of the day. Minsan lalagpak tayo, kakamali. Bangon agad. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salitang at nawa ito yung nakapag-prepare sa amin. Even sa next week, Panginoon, anniversary. Kaya po yung 6 years na. Salamat po sa inyong katapatan, pag-vision, Panginoon. I pray as a church, kaya po yung maglingkod sa iyo. Hindi kami neutral. Malinaw sa iba rin po yun. Kitang-kita sa iba na hindi po kami yung sarili lang iniisip namin. Dahil sa mga pinipili namin, ginagawa namin, malinaw sa inyo at sa ibang tao na kami po yung lingkod nyo at hindi kung sino. Alam po Lord, talungan niyo po yung iba. Kami Panginoon, kung kami nahihirapan sa gitong bagay. At katulad po nung na-example na kita namin, alam na yung tama, eh. Alam na nila yung tama. But may dahilan bakit parang humihinto sila mag-decide. Natatakot kung ano man niya, tinatakot ng kabilang panig, Panginoon, tinatakot, intimidate, or tinetreten, kung ano man yan. May kinakatakot kami kung ano. Nawa, ito yung maalis, Panginoon, dahil again, kayo po yung magpaprotekta naman sa amin. Ba't kami kailangan matakot? We just serve you faithfully. Every time na kailangan, Panginoon, na talaga naman araw-araw yan. So, I pray again. Sa mga bata, Panginoon, let us decide. Piliin namin kayo lagi, Panginoon. Kailangan po, Lord, ang panagubili namin, aming mga gawin pa sa for the rest of the week, sa pag-conference anniversary, especially sa trabaho, pag-aaral, yung mga alaga sa aming mga pamilya, lalaring nyo po yung mga sakit, Panginoon, yung mag-analyze sa kanila, magpagaling. Alam po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.